Magandang umaga, Assumption! Andito muli kami para sa ating lingguhang simbahagi upang pagyamanin pa ang ating kaalaman tungkol sa simbahang Katoliko sa Pilipinas. Sa araw na ito, ating pagtutuunan ng pansin ang senakulo at salubong. Tulad nga ng tinalakay natin noong nakaraang simbahagi, ang senakulo at salubong ay mga tradisyong mamamalas nating tuwing Semana Santa. Ang senakulo na siguro ang isa sa mga tradisyon na tapat na nagpapalaganap ng kwento ng buhay at pagdurusa ni Jesus patungo sa krus. Pinapangunahan ito ng isang prosesyon ng imahe ni Jesus na pasan ang krus at binibigyan pansin ang karahasan at pagmamalupit ng kanyang mga tagausig. Sinasamahan ng mga manonood ang prosesyon bilang isang penitensya o pagsisisi sa mga kasalanan. Kadalasan, ang senakulo ay nagaganap tuwing Biyernes Santo o Good Friday. Ngunit may ilan din namang ginaganap ito tuwing gabi ng buong Semana Santa. Ang kwento ng senakulo ay nagsisimula sa pagbibinyag ni San Juan kay Jesus sa ilog ng Jordan. At ito'y tumatakbo ng mahigit sa 1 hanggang 2 oras at karaniwang itinatanghal sa isang kapilya, teatro o kaya sa isang entablado sa lansangan. May mga pangkat ng mga senakulista na itinuturing na ang pagtatanghal ng senakulo bilang panata ng kanilang pamilya hanggang sa mga sumusunod pang henerasyon. Taon-taon, pumipili sila ng tema na mag-uugnay sa buhay at pasyon ni Jesus sa mga paghihirap na dinaranas ng mga manunood. Ang kanilang pagtatanghal na dinadanila sa iba't ibang bayan ay walang bayad at itinuturing nilang isang pasasalamat para sa mga biyayang natanggap. Ang salubong naman ay tungkol sa 2 prosesyon. Ang isa ay binubuo ng mga kalalakihan buhat-buhat ang imahe ni Jesus na nabuhay na muli, nakasuot ng puti at tangay-tangay ang bandera ng tagumpay. Ang kabilang prosesyon naman na magsisimula sa ibang lugar ay buhat-buhat ang imahe ni Santa Maria bilang inang nagluluksa, suot-suot ang balabal na itim. Ang 2 prosesyon ay kadalasan nagsisimula bago sumikat ang araw sa Linggo ng Pagkabuhay o Easter Sunday at magsasalubong sa isang itinalagang lugar na kadalasan malapit din sa simbahan. Naniniwala ang mga Filipino na sa muling pagkabuhay ni Jesus, isa sa mga una niyang dadalawin ay ang kanyang ina upang mapawi ang kanyang kalungkutan. Sa pagtatagpong iyon, may isang pumapapel ng anghel na bababa mula sa langit at tatanggalin ang itim na balabal ni Maria habang umaawit tungkol sa papel na ginampanan ni Maria at sa pagkabuhay na muli ni Jesus. Ang mga pagsasadalang ito tungkol sa pasyon at pagkabuhay na muli ni Jesus ay tunay nga ang pagsisikap na maiugnay ang mga mahalagang paniniwala natin sa pananampalataya sa ating mga pinagdaraanan sa buhay. Kung minsan, nagiging parang isang aliwan ang mga pagtatanghal na ito. Ngunit, huwag natin sayangin ang pagkakataong pagnilayan ito at magpasalamat sa ating Panginoong Diyos na kusang tiniis ang lahat alang-alang sa ating kaligtasan. Isang mapagpalang Miyerkules ang sumainyo, Assumption.